O ano, wala kayong magawa sa halimaw ng impyerno. Si Rabina ay walang tigil sa pagtawa. Akala niya ay panalo na siya sa labanan. Lahat kasi kami, Commander, sumubok na talunin itong halimaw na ito. Pero wala talaga kaming magawa. Lumapit ako kay Celio at kay Nilo Ando. Nag-usap-usap kami. Ang wika ni Nilo Ando, "Kaibigang Crisostomo, noong araw pa, nakalaban mo na ba ang halimaw ng impyerno na ito?" "Kaibigan, hindi pa. Ngayon ko lang ito nakita." "Celio, ano ang nalalaman mo?" Nilo Ando, kagaya ng sinabi nyo, yun lang ang tanging paraan para matalo natin ang halimaw ng impyerno na ito. Ano pong gagawin natin? Kaibigang Irago, baka naman meron kang kaunting kaalaman upang paano ba natin patitigilin ang halimaw na ito. Habang kami ay nag-uusap, nakita namin na papalapit na sa amin yung halimaw na dragon. Madali kami nitong binugahan ng apoy. Ang mahirap, Commander, hindi nakalihis si Nilo Ando dahil mismong sa likuran niya nang galing yung halimaw na dragon. Nung tinamaan si Nilo Ando, kitang-kita namin na biglang nasunog yung buong katawan niya. Pinagtatakahan namin, Commander, kahit nasusunog na siya, hindi man lang siya gumagalaw, hindi katulad ng ibang mga bagay o tao o hayop na kapag nasusunog na ay unti-unti itong bumabagsak. Ang sigaw naman noon ni Celio, "Nilo Ando, gumawa ka ng paraan kung paano mo matatakasan yung apoy na yan." Wala talagang naging galaw noon si Nilo Ando hanggang sa nakita ko na yung kanyang mga mata ay nanglilisik tapos nakatingin sa dragon. Maniwala ka o hindi, Commander, nakita namin si Nilo Ando ay unti-unting umaangat tapos yung apoy sa kanyang katawan ay unti-unting nawawala. Lumutang si Nilo Ando tapos pumunta ito papalapit sa dragon. "Anong akala mo sa akin? Ganun lamang ako kadali. Maaaring ang apoy ng impyerno ang kayang tumupok sa aking katawan. Pero ang apoy dito sa ibabaw ng lupa na kahit pa sabihin na sa iyo nang galing, hindi ako basta mabubura sa mundo. Tandaan mo yan, dragon! Sato! Sato!" Nang muling nagpakita si Sato, kitang-kita namin mula sa itaas ay lumiliwanag ang buong katawan nito hanggang sa nakita namin na pumasok sa katawan ni Nilo Ando itong si Sato. Gulat na gulat kami sa kakayanan ng kanyang gabay na ahas hanggang sa nakita na lang din namin na si Nilo Ando ay nagbago ang kanyang katauhan. Yung mga palikpik ni Sato ay naging isang baluti tapos naging isa itong matibay na panangga ni Nilo Ando. Tapos ang matindi pa, Commander, yung balbas ni Sato na dalawang mahaba, nakita namin ito na andoon sa gilid ng mga kamao ni Nilo Ando. Yung apat na pakpak ni Sato ay nakakabit sa likuran ni Nilo Ando. Ano nangyari? Paano? Hindi makapaniwala si Celio sa mga nakita niya dahil kung susumahin, Commander, ay tila ba nagsama si Sato at si Nilo Ando sa iisang itsura. "Ano? Ginagalit mo talaga ako, ha? Subukan natin ang galing mo!" Nung sabihin yun ni Nilo Ando ay binugahan siya ng apoy. Pero hindi tumalab yung apoy mentres ay ibinalik ni Nilo Ando dito sa dragon na ito yung apoy na binubuga niya. Yung kanang kamay ni Nilo Ando madali niyang ibiniras sa mukha ng halimaw na dragon. Nung tamaan ito, kitang-kita namin na yung kanyang kamao
ay lumubog sa mukha ng dragon na ito hanggang sa nakita na lang namin na nagwawala ito dahil sa sobrang sakit ng pagbira ni Nilu Ando sa halimaw na dragon. Ah, ginagalit mo ko eh. Akala mo siguro hanggang ganun lang ang kaya kong gawin. Ito namang si Rabina Commander. Habang ito ay nakalutang sa hangin, nilapitan ito ni Nilu Ando sabay sabing, Rabina, siguro sa aming lahat ako ang mauunang mawala. Pero bago ako mawala, tinitiyak ko sa iyo na lalabanan kita hanggang sa dulo ng aking hininga. Matanda, masyado kaya tang nahihibang. Hindi mo yata kilala si Rabina. Sige, tanda. Tapusin mo ang dragon. Patayin mo ang halimaw ng impyerno. At pag napatay mo na siya, ako na ang huling makakalaban niyo. Yung ibang mga kubo doon sa tribo na ito, Commander, nakita namin na inutusan ni Rabina yung halimaw na dragon na sunugin ang mga ito. Galit na galit si Celio dahil yung mga hanagob ay naging biktima nitong si Rabina. Nagawa niyang lokohin yung mga hanagob. Pinatay ni Rabina lahat ng mga nakatira doon at wala siyang tinira. Ang sabi ni Celio, Napakasama mo! Lahat na lang, nililin lang mo. Bakit? Ano ang tingin mo sa iyong mga alagad, ha? Hoy, diwatang tao, naaawa ka ng ganun lang. Tignan mo ang gagawin ko. Kitang-kita namin na yung mga nasusunog na hanagob, humihiwalay dito yung mga kaluluwa nila at kinakain nitong si Rabina. Tuwang-tuwa si Rabina habang pumapasok sa kanyang katawan yung mga kaluluwa ng kawawang hanagob. Ano diwatang tao? Galit ka na ba? Lahat kayo rito ay pakikinabangan ko. Walang matitira sa inyo ultimong ikaw, Crisostomo. Hoy, ermitanyo. Ano pang ginagawa mo? Labanan mo na yung dragon. Kunin mo yung perlas. At ikaw naman, Erago, ano ang maitutulong mo sa iyong mga kinampihan? Kung ako sa iyo, Erago, sumanib ka na sa akin. Ang sagot naman noon ng ahas na si Erago, Hindi na. Pasasaan ba at susunugin mo rin ako sa iyong demensyon? Yung mga kawawang alagad mo na hanagob, patay na silang lahat ngayon dahil niloko mo sila. Hindi, o aking kaibigan, hindi kita itutulad sa mga hanagob na naging tapat sa akin. Yan ang pinakaayaw ko, yung sobrang tapat ng dahil sa katapatan. Naliligaw na sila ng landas at mukhang pupunta na sila sa itaas. Kaibigang Erago, sumama ka sa akin at gagawin kitang kanang kamay ko. Ano, mamili ka. Nung sabihin iyon nitong si Rabina ay nakita namin na tila ba nag-iisip ito, kaya agad sinabi ni Celio, Sandali lang po ah, pasensya na kayo, maraming batang nakapaikot dito. Ang ingay, teka lalabas ako. Okay, balik po tayo sa kwento. Sumigaw si Celio ng, Kaibigang Erago, huwag kang magpapalin lang sa kanya. Kagaya ng unang sinabi namin sa iyo ay gagamitin ka lang niya. Nakita mo naman na yung mga tapat niyang alagad ay pinaslang din niya. Si Erago Commander ay tila ba talagang mas nagugustuhan niya yung pandilin lang nitong si Rabina. Kaya ang sabi nito, Sige, Panginoon,
lalapit ako sa iyo basta gawaran mo ako ng sapat na kapangyarihan upang labanan ang mga ito. Ganun ba? Gusto ko yan. Lumapit ka sa akin. Nung sinabi ito ni Rabina ay unti-unti rin siyang umaangat. Tapos lumapit kay Rabina, hindi naman ito hinarang ni Nilo Ando dahil tila ba nababasa ni Nilo Ando yung totoong nasa isip ni Erago. Nung malapit na si Erago kay Rabina, nagulat kami dahil binalutan niya ng katawan niya itong si Rabina. Sabay lumaki ang bunganga niya at pilit niyang sinusubo ng buo itong si Rabina, hanggang sa naisubo niya ng buo si Rabina at pumasok sa kanyang katawan. Tapos na ang laban. Kinain ko na. Bigla siyang gumanon, Commander. Senyalis na mukhang hindi patapos ang laban, hanggang sa nakita na lang namin na yung dalawang mata ni Erago ay natanggal sa kanyang muka at nahulog sa lupa. Yung katawan na mahaba ni Erago bilang isang ahas, unti-unting nabibitak tapos nasunog ito, hanggang sa nahulog sa lupa yung buong katawan ni Erago at naiwang nakalutang sa hangin itong si Rabina. Ang wika niya, "Akala mo hindi ko alam, Erago, ang iyong plano. Pag mga ganyan lang ay hindi niyo ko kayang paslangin. Lahat kayo rito, walang uubra sa akin." Matapos nun, si Amadeo naman ang kumilos, Commander. Nakita na naman namin na inilabas niya sa kanyang kanang kamay yung kinaiingat-ingatan niyang kapangyarihan na espada na nakuha niya sa kabilang mundo. Nung ilabas ito ni Amadeo, itong si Rabina ay tila ban na silaw, sabay sabing, "Nasisilaw ako kahit paano. Alam mo ba, Amadeo, na hindi akma sa pagkatao mo yung gamit mong yan. Kulang ka sa kaalaman, hindi yan sapat upang ako ay iyong labanan. Mapapasa akin na rin ang hawak mong kapangyarihan." Nung sabihin niya yon ay tinanggal niya ang kanyang kanang kamay sa kanyang mata. Tila ba hindi na ito nasisilaw sa hawak ni Amadeo na Chris. Sinasabi pa ni Rabina na yung kanyang mahinang kakayanan ang magpapahamak sa kanya. Bago makalapit si Amadeo kay Rabina, nagbuga ng malakas na apoy yung dragon na mula sa impyerno. Tapos madali itong nilabanan ni Nilo Ando na tila ba hindi marunong matakot sa halimaw ng impyerno. Hindi tinamaan ng dragon si Amadeo at nakita rin namin na lumutang ito sa hangin. Nang undayan niya ng kanyang espada itong si Rabina, nakita namin sa magkabilang tagiliran ni Amadeo na merong mga lumulutang na kulay puti na kung makikita mo ng personal ito ay mga anghel. "Sige, medyo nasisindak na ako sa iyo. Malakas ka rin pala nang dahil sa iyong mga gabay na anghel. Pero ito ang sasabihin ko sa iyo. Hindi tatalab sa akin yung mga anghel na yan dahil sila ay mga mahihinang nilalang." Sinasabi yon ni Rabina habang inuundayan ito ni Amadeo ng kanyang espada. Tapos yung mga anghel, Commander, ay sumasabay sa laban. Nung makita namin na sanggahin ni Rabina yung espada na hawak ni Amadeo, kitang-kita namin na nawala ang liwanag nito, sabay sabing, "Nagbigay na ako ng babala sa iyo, Amadeo. Hindi ka pa rin nakinig."
Nung mawala yung liwanag nito ay madali ring hinugot ni Amadeo dito kay Rabina yung espada na sinanggan niya. Paulit-ulit na lumalaban si Amadeo, tapos nakita na rin namin na yung dalawang lumalaban kasabay ni Amadeo ng mga anghel ay bigla ring nawala. Hanggang sa bumagsak si Amadeo dahil hindi na nito kayang lumutang sa hangin. Nung bumagsak si Amadeo, yung kasama naman noon ng kagalang-galang na si Diwatang Rial ang nagsalita, ang wika nito sa amin. Tama na. Tama na ang paglilindang, Rabina. Ikaw na siyang kapatid ni Abdaler ang kalaban ng mundo. Hindi ko papayagan na mamayagpag ka rito. Amadeo, ayos ka lang ba aking kaibigan? Mukhang dinamdam ni Amadeo yung pagkahulog niya sa lupa nang dahil sa taas ng kanyang pinanggalingan hindi ito biro, talagang daramdamin mo ito kapag ikaw ay tumama sa kahit sabihin na malambot na lupa. Ang sabi naman ng taong yun na hindi namin kilala, "Ikaw, Rabina, ibabalik kita kung saan ka man nang galing." Sige, ibalik mo kung gusto mo magsama-sama na tayo sa impyerno. Nung sabihin yon ni Rabina, yung halimaw ng impyerno na dragon ay tinawag niya. Madali itong lumapit sa akin at pumalupot ito kay Rabina hanggang sa nakita namin napunta si Rabina sa ulunan ng dragon. Siya mismo ang kumuha sa perlas dito sa halimaw ng impyerno. Nung kuhanin ito ni Rabina ng ganon kadali, yung halimaw ng impyerno ay nawalan ng buhay at bumagsak sa lupa at naging abo ito. Ang sabi ni Rabina, "Heto na ang pinakahihintay ko." Maraming salamat, Panginoon, dahil hawak ko na ang matagal ko nang inaasam. Hindi namin maintindihan kung sino ba yung tinatawag niyang Panginoon, pero hindi na ito naging hadlang sa amin dahil ang ginawa ng taong yun na kasama ng kagalang-galang na si Diwatang Rial, bumuo ito ng isang butas sa hangin. Yung butas na ito ang siyang humahatak sa lahat ng bagay na malapit sa lugar namin. Maging kami, Commander, ay hinatak nito. Pero ang kauna-unahang hinatak nito ay si Rabina. Nung mahatak nito si Rabina, ang wika ng taong yun ay sumunod kami sa kanya dahil doon daw namin lalabanan sa lugar ni Abdaler o ni Rabina yung demonyo na ito. Nung mahatak kami, Commander, sa ilang iglap lang ay naramdaman namin yung init at alam namin sa aming sarili na kami ay nasa impyerno na. Sa unang pagkakataon ay nakapasok kami sa sariling dimensyon ni Rabina. Andito kayo sa aking mundo. Anong akala nyo? Gagana ang inyong mga kapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo, katunggali ng kapatid ko. Ikaw ang siyang gumawa ng kamatayan ng mga kasama mo. Ako, Commander, ay napagana ko pa din ang aking kakayanan bilang isang reincarnation ng sinaunang tao na nagtatanggol sa mundo ay kaya kong paganahin sa ilalim ng lupa ang aking kakayanan. Maging si Celio na isang diwatang tao ay napapagana niya yung kanyang kakayanan. Heto namang si Nilo Ando, konting-konti lang ang napapagana niya rito. Bukod tangi si Amadeo na hindi mapagana ang kanyang kakayanan, yung hawak niyang espada na tinatawag na espadang Invisible Chris, hindi na ito invisible dahil nakita namin mula sa kanyang kanang kamay ay kulay itim na ito. Tama na, Rabina.
hindi ko na gusto ang iyong mga sinasabi. Wala kaming pakialam kahit nandito kami sa mundo mo. Heto ang tandaan mo. Hindi ko na mabilang kung ilang ulit ba ako pumasok sa mundo ng iyong kapatid. Wala kayong pinagkaiba. Parehas kayo na papatayin namin dito. Wika nitong tao na hindi namin kilala. Hinahanap namin itong si kagalang-galang na diwatang Rial. Hindi namin siya nakita. At sabi ng taong yun, si kagalang-galang na diwatang Rial ay wala na. Ang ibig sabihin na wala na, hindi siya naisama sa paghigop ng butas papasok sa dimensyon ni Rabina. Ang ginawa ng taong hindi namin kilala na sobrang lakas ng kapangyarihan, yung kanyang kanang kamay ay hinawi niya sa hangin, tapos itinuro sa amin na animoy gumagawa ito ng isang malakas na panangga upang hindi kami tablan ng napakainit na apoy na nagmumula sa dimensyon ni Rabina. Ang wika pa niya sa amin, "Mga kaibigan, dyan muna kayo. Ako muna ang bahala rito. Maging ako commander, hindi ko maigalaw yung sarili ko. Gustuhin ko mang gumalaw at gustuhin ko mang lumabas sa harang na ginawa ng taong yun. Hindi ko magawa." Ang wika pa ng taong yun, "Krisostomo, alam ko na pantay tayo sa kakayanan. Hayaan mo muna ako, kaibigan, na gumalaw. Pag hindi ko na kaya, binibigyan kita ng karapatan na lumabas sa ginawa kong harang upang ako ay iyong tulungan." Itong si Rabina, Commander, walang tigil sa pagtawa na animoy nagbubunyi ito dahil hawak nito yung perlas na galing sa ulo ng dragon. Nakita namin, Commander, na yung perlas na ito ay nilagay niya sa kanyang dibdib. Nung ilagay niya ito ay unti-unting yumayanig yung paligid hanggang sa nakita namin na lumawak ng lumawak yung paligid. Yung mga pagitan nito na mga bato ay nalusaw. "Mga kapwa ko, pasensya na kayo. Kailangan kong sakupin ang inyong dimensyon. Ngayon, sasailalim kayo sa aking kapangyarihan." Ibig sabihin pala, Commander, yung hawak niyang perlas na galing sa dragon ay talagang napakamakapangyarihan. Maging yung mga kalahi niya na nasa kabilang dimensyon ay sinakop ni Rabina upang kami ay labanan at gawing alipin yung iba pang mga kalahi niya. "Mga kalahi ko, inuutusan ko kayo na labanan ang ating mga bisita. Ang lahat ng hindi susunod sa aking kagustuhan ay papatayin ko." Matapos niyang sabihin yon ay nakita namin mula sa dagat-dagatan na apoy na unti-unting may lumulutang papalapit sa amin. Heto yung mga mabababang uri ng demonyo. Nung malapit na sila sa amin, namukaan ko yung isa. Heto yung aswang na hanagob na si Saulog. Nagulat kaming lahat dahil yun pala ang plano ni Rabina. Kaya nagsalita si Niloando ng, "Napakasama mo talaga! Ginawa mong demonyo yung mga tapat mong alagad, Rabina!" "Wala na kayong magagawa. Nandyan kayo sa kulungan. At pagkatapos kong patayin ang taong ito, isusunod ko kayo." Hindi na kumibo yung taong tinutukoy niya. Madaling nagbago ang itsura nito. At kung hindi ako nagkakamali, Commander, naging isa siyang anghel. Hindi ito basta anghel dahil siya yung anghel na kinatatakutan ng mga demonyo. Nang dahil sa dala ng lakas ng kapangyarihan ng taong yun,
Yung nakikita namin kanina na naglalabasan mula sa dagat-dagatang apoy na lumiliyab ang mga katawan. Nawala yung pagliyab sa kanilang katawan hanggang sa tumambad sa amin yung kulay pula nilang katawan na tadtad ng sunog. Maging yung dagat-dagatan na apoy na nagngangalit kanina ay bigla na lamang bumababa na animoy nasisipsip ito hanggang sa nakita namin yung pinakailalim ng dagat-dagatan na apoy. Sunog na sunog ang mga bagay dito, maging yung mga nakita naming mga kaluluwa doon na humihingi ng tawad ay tila ba tuwang-tuwa dahil hindi na sila nasasaktan mula sa dagat-dagatan na apoy kanina. Nakakaawa yung mga tao doon, Commander, dahil humihingi sila ng tawad sa Ama at hanguin sana sila sa dagat-dagatan na apoy na kanilang pinanggalingan kanina. Ang itsura ng mga kaluluwang tao doon, wala na silang buong muka. Natira na lang sa kanila yung mga buto nila at merong kaunting laman. Ang wika ng tao na yun sa mga kaluluwa kanina sa dagat-dagatan na apoy. Kayong lahat na nariyan, hindi ibig sabihin nito ay ligtas na kayo sa dagat-dagatan na apoy. Pangsamantala lamang ito. Dahil ako ay naririto. Naririto ngayon ang presensya ng Panginoon. Inyong tamasahin ang saglit na oras na pagbaba ng dagat-dagatan na apoy upang mawala ang init sa inyong mga katawan. Mensahe ko sa inyo na kapag kayo ay hinango dyan ng Panginoon, magbago na kayo dahil alam ng Ama ang inyong mga kalooban. Matalinhaga na sabi ng taong yun. Yun naman ang labis na kinagalit ni Rabina, kaya sumigaw ito na kapatid ko, tulungan mo ko, hindi ko kakayanin ang katunggali mo na tao. Mula sa malayo, Commander, nakita namin na may dumarating na isang napakalaking apoy, papunta ito sa aming pwesto. At hindi kami nagkamali, Commander, dahil nagpakita na rin yung kapatid ni Rabina na si Abdaler nung magsalita ito ang wika niya sa kasama namin. Prising, hanggang sa dimensyon ng kapatid ko ay nanggugulo ka pa rin. Bakit? Anong pakialam mo sa hidwaan ng ibang mga tao at ng aking kapatid? Ipagpatawad mo, Abdaler, kung ako ay napasok sa walang kwentang dimensyon ng iyong kapatid. Huwag mong kakalimutan na ang lahat ng tao ay anak ng Panginoon. Lahat kami ay pwedeng magtulungan sa ganitong klase ng pagsubok mula sa inyo. Ipagpatawad mo, Abdaler, pero papatayin ko na yung kapatid mo. Matapos niyang sabihin yun ay nagulat kami sa mga kinilos ng taong yun. Yung kanyang espada ay paulit-ulit na tumusok sa dibdib ni Rabina hanggang sa nakita na lang namin sa kanyang dibdib ay merong lumabas na isang bato. Heto pala yung perlas na galing sa halimaw ng impyerno na dragon. Matapos nun ay sumigaw yung kapatid ni Rabina na si Abdaler. Ramdam namin yung pagyanig ng paligid at unti-unting gumuguho. Hanggang sa nawalan kaming lahat ng malay. Nagulat kami, Commander, dahil lahat kami ay naroroon na sa dating bahay ni Nilo Ando na sinira ng mga hanagubo. Wala na noon yung taong tumulong sa amin. Si Nilo Ando ay bumalik na sa dati niyang anyo. Suot na niya yung dati niyang suot na mga butas-butas na damit. Wala na noon si Celio, maging si Amadeo. Dalawa na lang kami ni Nilo Ando na naroroon. Nakita ko rin ang aking sarili na bumalik na bilang bata na si Greg. Nung magsalita si Nilo Ando, Greg, bumalik ka na sa dati.
Nasaan na kaya ang kaibigan kong si Crisostomo? Niloando? Sa totoo lang po, habang yung lolo ko po ay nasa aking katauhan, alam ko po yung mga nangyari. Totoo ba? Opo. Ano kayang nangyari? Namatay na kaya si Rabina? Yan po ang hindi natin alam eh. At saka asa na po kaya si Celio? 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 Paulit-ulit kong tinatawag si Celio pero hindi ito nagpapakita sa amin. Maging si Amadeo ay hindi na rin nagpakita sa amin, Commander. Pero isa lang ang bumuo sa aming isipan ni Niloando. Napatay na si Rabina at pinatay ito ng taong tumulong sa amin na isa ring reincarnation ng mga sinaunang tao noong unang siglo. Hanggang dito lamang po, Commander, ang aking kwento bilang isang ganti ng Batang Albularyo. Siya nga po pala, matapos po ng pangyayaring ito ay nagpatuloy pa rin ang kwento ko bilang isang Batang Albularyo. Kung iyong nanaisin, Commander, na malaman yung iba pang mga karanasan ko matapos nung panahon na yun, mag-reply ka lamang sa aking email na gusto mong ibahagi sa iyong channel yung mga kwento ko na yun. Ito ay hindi ko bibigyan ng dalawang isip dahil agad kong isi-share sa iyo ang mga naging kwento ko matapos ng mga pangyayari na ito. Hanggang dito lamang po, Commander. Maraming salamat po sa iyo. Okay, tapos na po ang kwento ng ganti ng Batang Albularyo. Sige po, Kuya Greg, aantayin ko po yung susunod mong email na mga pangyayari po pagkatapos po ng unang kwento. Siya nga po pala, meron akong napansin sa kwento, ano? Kaya pala si Amadeo ay namatay dahil nung inuundayan niya ng kanyang espada yung demonyo na si Rabina, nawala pala at nahigop ito. Kaya siguro yun ang dahilan eh. Tapos, at saka ano eh, talagang ano, hindi naman po sa panghuhusga, itong si Amadeo talagang kulang po sa kakayanan. Kaya siya nadali ng ganun-ganun kadali lang. O siya, sana po mag-enjoy kayo sa kwento ng huling part nitong ganti ng Batang Albularyo. Ngayon po, sa susunod na email niya ay bibigyan po natin ito ng bagong pangalan. Pero ilalagay ko pa rin po sa caption yung Greg. Okay, yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.